At narito pumuli kami upang maghatid ng pinakabagong ulat hinggil sa implementasyon ng Social Amelioration Program or SAP. Sa hapong pong ito, makakasama natin muli si Secretary Rolando Joselito Bonnie Bautista para magbigay po ng mga pinakabagong ulat hinggil sa SAP. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon, Director Irene, at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa. Ayon po sa ulat nitong ikang 15 ng Setyembre, mahigit 82.7 bilyong piso ang napamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng manual at digital payout sa higit 13.8 million ng mga pamilyang benepisaryo ng programa. Kabilang dito ang mahigit 1.3 million na benepisaryo ng 4Ps, halos 6 million low-income non-4Ps na mga pamilya, mahigit 3.2 million na mga waitlisted low-income non-4Ps na mga pamilya sa buong bansa, at mahigit 1.8 million na mga waitlisted na mga pamilya mula sa mga ECQ areas. Idagdag din natin ang 169,939 na TNVS PUV drivers sa buong bansa at 72,514 drivers mula sa dating nasa ECQ areas. Samantala, nakapamahagi na rin ang ating ahensya ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa 396,223 na mga kliyente na nagkakahalaga ng higit sa 1.7 billion na peso. Kabilang sa mga tulong na ito ang medical, burial, food, at transportation assistance at iba pang mga support services para sa ating mga kababayan. Higit 2.8 million naman na mga indigent senior citizens ang nakatanggap ng kanilang pension sa ilalim ng Social Pensions for Indigent Senior Citizens Program ng DSWD na nagkakahalaga ng higit sa 8.5 bilyong piso. Bukod dito, ang DSWD ay patuloy din na namamahagi ng Family Food Packs o FFPs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan, nakapagpahatid na ang ahensya ng higit 1.9 billion FFPs at iba pang food at non-food items na nagkakahalaga ng higit sa 984 milyong piso sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ang mga ito ang pinakahuling ulat sa mga programang pinatutupad ng DSWD. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo pong ulat. Ngayon naman po, handa na nating sagutin ang ilan po sa mga katanungan na ating pong nakalap. Unang katanungan po, Secretary. Ano daw po ang masasabi ng DSWD at ngayon ay pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Bayanihan to Recover as One Act? Malugod na tinatanggap ng DSWD ang paglagda ng Pangulo ng Republic Act 11494 o ang Bayanihan to Recover as One Act. Pagkakataon ito upang ipagpatuloy ng ahensya ang pagbibigay tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng krisis. Titiyakin ng DSWD na maipapatupad ang nakasaad sa batas at sa kasalukuyan ay binabalangkas ng ang mga panununtunan sa pagpapatupad nito na isinaalang-alang ang mga natutunang aral sa implementasyon ng Social Amelioration Tranche 1 at yung sa second tranche. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo pong kasagutan. Pangalawang katanungan naman po, ano daw po ba ang kaibahan ng pagbibigay ng tulong mula sa Bayanihan 1 sa assistance naman po na ibibigay natin dito sa Bayanihan 2?
Tulad ng Bayanihan 1, layunin ng Bayanihan 2 na makapagbigay ng ayuda upang mabawasan ang epekto ng COVID-19 sa socio-economic well-being ng mga pamilyang Pilipino na apektado ng crisis. Kung kaya ay hindi kaiba ang pamimigay ng ayuda sa naunang na ipatupad. Magkakaroon lamang ng pagkakaiba sa mga lugar o sa mga pamilyang tatanggap ng karagdagang tulong. Gaya ng aking naunang nabanggit, kasalukuyang binabalangkas ang panuntunan upang mailatag ang nararapat na emergency subsidy dahil nakasahad sa Section 4, Item F na may pagpipilian na provision ng subsidy. Sinisiguro ng DSWD na gagawin ang nararapat na konsultasyon sa mga ibang ahensya ng pamahalaan upang maayos na may patupad ang provision ng batas. Muli, salamat po, Secretary, sa inyo pong kasagutan. Pangatlong katanungan po, paano po ba mababago ang implementasyon sa Bayanihan 2, Secretary? Sa kadahilan ng may listahan na tayo, ang ahensya ng mga benepisyaryo ng SAP na sumailalim sa validasyon, natitiyak na mas mabilis na ang pagpapahatid ng karagdagang ayuda sa ating mga kababayan. Ang pagkakaroon ng komprehensibo at updated na database ay nakasiguro sa tamang pagtukoy ng mga tatanggap ng ayuda. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng updated na listahan, mababago ang implementasyon ng SAP at magiging mas maayos at mabilis ang pagpapatupad nito. Pang-apat po na katanungan, Secretary. Meron daw po bang matatanggap na second tranche ang mga beneficiaries na nakatanggap po ng assistance mula sa Department of Labor and Employment at ganyan din po sa Department of Agriculture? Batay po sa Joint Memorandum Circular 2 na binalangkas ng Interagency Task Group na binubuo ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, magbibigay ng second tranche ang DSWD. Karagdagan dito ay magbibigay din ng ang ahensya ng top-up upang mabuo ang kaungkulang ayuda na 5,000 to 8,000 o ang maximum subsidy ng bawat rehiyon na natatanggap ng mga benepisyaryo ng Department of Labor and Employment at Department of Agriculture noong first tranche. Sa pakikipag-ugnayan natin sa DOLE at DA, na isumite na ang mga listahan ng mga benepisyaryo na nakatanggap ng emergency subsidy mula sa kanilang ahensya. Ito ay sumailalim din sa deduplication process upang matiyak na walang benepisyaryo ang tumanggap o tatanggap ng higit sa isang emergency subsidy package. Sa kasalukuyan ay pinoproseso ang payroll upang makapagsimula na tayo sa mahagi ng ayuda. Inaasahang nasa mahigit 142,000 beneficiaryo ng DOLE at higit sa 292,000 beneficiaryo ng DA ang tatanggap ng karagdagang ayuda. Maraming salamat po, Secretary. Isa po yung magandang balita para sa mga nakatanggap na ng ayuda mula sa DOLE at sa DA. Susunod po na katanungan, Secretary, ano po ba ang reaksyon nyo sa mga barangay officials na nakasuhan dahil sa umano'y katiwalian sa SAP? Paano po ba natin maiiwasan na magkaroon muli ng gantong mga cases sa succeeding implementation ng DSWD program, Secretary? Nakakalungkot na mayroong mga nakasuhan dahil sa katiwalian sa implementasyon ng SAP. Ngunit hindi kinatigan ng ating ahensya ang anumang maling gawain, lalo pa kung ito ay salungat sa isinusulong ng ahensya para sa mahihirap at nangangailangan. Lubos ang pasasalamat ng DSWD sa DILG, CIBG at PNP sa pagtulong sa ating ahensya upang masugpo ang mga maling gawain at paparusahan ang mga lumalabag sa mga umiiral na batas.
Karagdagang katanungan po, Sekretary. Paano po ba masisiguro na matatanggal o mababawasan ang mga isyu ng anomalya sa pagpapatuloy na implementasyon ng SAP? Malaki ang gampanin ng mga lokal na pamahalaan sa pagtitiyak na walang anomalya o irregularidad sa pagpapatupad ng SAP. Mahalaga ang kanilang pagtalima sa mga panununtunan na binabahagi ng DSWD upang matiyak na wasto ang implementasyon ng programa, lalo na sa pagkilala ng mga kwalipikadong pamilya na makakatanggap ng ayuda. Matitiyak natin na maiwasan ang mga isyu ng anomalya o irregularidad dahil sa pagmamatsyag ng ating mga gobernador at alkalde.